ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo, nagbibisikleta papunta sa trabaho. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Si Mark Andrew Yulo, ang ama ni Carlos Yulo, ay pumukaw sa atensyon ng publiko matapos mag-viral sa social media ang isang video na kanyang ibinahagi. Sa video, makikita si Mr. Yulo na nakasakay sa isang simpleng bisikleta habang papunta sa kanyang trabaho. Ayon sa mga ulat, si Mr. Yulo ay nagtatrabaho bilang isang travel agent liaison sa kabila ng mga malalaking kita ng kanyang mga anak mula sa mga kanilang pagsali sa gymnastics. Nananatiling determinado si Mr. Yulo na tumarin ang kanyang tungkulin na suportahan ang kanyang pamilya. Sa video, makikita si Mr. Yulo na may simpleng mensahe, "Bike to work, love and peace." Ipinakita nito ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga gawain. Kahit na hindi ito magarbo, maaalalang noong nakaraan hindi napigilan ni Mr. Yulo ang kanyang kalungkutan nang akusahan siya ng kanyang anak na 2 beses nang nanalo ng gintong medalya sa Olimpiada. Ang kanyang anak ay nagsasabing kinukuha niya ang mga cash incentives na nakuha mula sa iba't ibang kompetisyon. Sa kanyang depensa, sinabi ni Mr. Yulo na kung talagang kinukuha niya ang pera ng kanyang anak, hindi siya mapipilit na gumamit ng pampasahirong transportasyon o magbibisikleta papunta sa trabaho. Ito ay patunay na siya ay nagtatangkang magsikap para sa kanyang pamilya sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa marami na nagpapatunay na sa integridad at sakripisyo ni Mr. Yulo sa kabila ng mga pinagdadaraanan. Ipinapakita pa rin niya ang kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pagpedal sa bisikleta papunta sa trabaho. Ang video na ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at sakripisyo sa pamilya. Kahit sa pinakasimpleng paraan, ang pagtanggap ng video ni Mr. Yulo ay maraming positibong reaksyon ay patunay na ang kanyang mensahe ay umabot sa puso ng maraming tao. Sa panahon na ang mga simpleng gawain ay madalas napapansin lamang, ang dedikasyon ni Mr. Yulo sa kanyang pamilya at trabaho ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa tunay na diwa ng pagmamahal at pagsisikap. At sa kabilang banda, Angelica Yulo pumirma ng kontrata, endorser na, baka Viva Max na to, ha? Viral sa social media ang pagpirma ng kontrata ni Angelica Yulo, ang ina ng 2-time Olympic champion na si Carlos Yulo sa TikTok. Mapapanood na ibinanderang video ng content creator at business owner na si Hungry Boss kasama sa isang kwarto ang ilang staff at pamilyang Yulo. Kapansin-pansin ding ang hawak ni na kontrata ni Angelica. Nang tanungin ng ina ni Carlos kung para saan ang hawak niyang mga papilis ay biniro ni Hungry Boss at sinabing magiging party na siya ng star image artist. May kwilang ngirit din sa kanya si Angelica. Baka Viva Max na to, ha? Sinakya naman ito ng content creator at sinabing nakausap ng araw niya si Vic Del Rosario ng Viva Max. Pero kidding aside, si Angelica ay isa ng endorser ng Smile 360 Dental Clinic na pamagmamay-ari ni Hungry Boss. Kitang-kita ang saya at ngiti ng pamilyang Yulo habang pinapapirma kay Angelica Yulo ang kontrata. Bukod dyan, nagawa pang ipromote ng business owner ang longganisang ibinibenta ng ina ni Carlos. If you wanna live longer, eat your longganisa. Hirit at ng staff. Sa comment section, iba-iba ang naging reaksyon ng netizens. May ibang natuwa sa bagong milestone ni Angelica habang may ilan rin pumuna sa kanya. Narito ang ilan sa mga nabasa namin. Tama si mother na lang ang bigyan ng mga endorsement. Mission accomplished, ma. Nakuha na exposure. Good luck po sa inyo, Yulo fam. More blessings to come. So happy na kahit ganoon man ang nangyari sa kanilang panganay na anak niya. Dami pa rin tulong at pagmamahal sa family. God bless po sa inyo. Wow! Go mother dear. Masisikat at tatatak ka pa sa milyonaryo mo anak na binabayaan kayo. Pwede ka na pong mag-vlogger. Haha, hiyan ang gusto niya maging sikat. Sana wala ng negativity na lalabas sa bibig niya. Baka parinig na naman yan after. At sa kabilang balita naman, walang plano si Chloe San Jose na pumasok sa showbiz. Chloe San Jose, I think I'll keep making content. Chloe San Jose sa kaganapan ng Real Perfection content creator. Chloe San Jose tells PPH and other members of the press that she currently has no plans to venture into showbiz.
No showbiz for me po. More and I think I'll keep making content. Naging usap-usapan ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo at ang kanyang kasintahan ang content creator na si Chloe San Jose. Kasunod ng pagkatagumpay ni Carlos sa Paris Olympics 2024 kung saan nakakuha siya ng 2 gintong medalya. Ang kanilang mga personal na buhay kabilang ang kanilang pamilya at relasyon ay nakakuha ng atensyon ng publiko. Habang tumataas ang kanilang kasikatan, lahat ng mata ay nakatuon kina Carlos at Chloe. Hindi lamang para sa kanilang mga individual na tagumpay, kundi pati na rin sa mga susunod na kabanata sa kanilang pinagsasaluwang paglalakbay. Ipinahayag ni Carlos sa ilang mga panayam ang kanyang intensyon na ipagpatuloy ang kanyang karera. Samantala, marami ngayon ang curious kung may ambisyon ba si Chloe na pasukin ng showbiz industry. Isa sa mga kinikilalang figure sa digital creation space. Sinabi ni Chloe na wala siyang balak na pumasok sa showbiz. Ah, wala po. No showbiz for me, she told the press, including PPH. Higit sa paglagay ko, patuloy akong nililika ng nilalaman. Naganap ang usap-usapan sa launching ni Francine Diaz bilang mukha ng Real Perfection Scare na ginanap ng Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel sa Bonifacio Global City. Si Carlos ba ang nagpayo sa kanya na huwag ituloy ang showbiz? Lumitaw na ginawa ni Chloe ang desisyon na ito sa kanyang sarili at binanggit niya na si Carlos ay walang iba kundi sumusuporta sa kanya sa last ng karera. Bilang balita naman, Ellie Santos admits being rejected by Kira Belanger. Inamin ni Ellie Santos na binasi siya ni Kira Belanger. Ang leading lady niya sa pelikulang Maple Leaf Dreams, nabasid na po ako. Medyo naiilang na pahayag ni LA. We really try our best po na maabot yung pangarap namin pariho. Pero siguro why not? Sa ngayon po talagang mas focus kami sa career. Nakapanayam ng entertainment reporter si LA sa press ko ng Maple Leaf Dreams na ginanap sa Mesa Restaurant sa Tomas Marato, Quezon City noong Lunes, August 26, 2024. Noon lamang August 8, minahagi ni LA sa panayam ng PPH na nagkakaroon siya ng pagkakataong manligaw kay Kera nang mag-shooting sila sa pelikula sa Canada sa loob ng 15 araw. Inilihim pala niya noong bigo siyang mapasagot ang dalaga. Sa press con proper nitong August 26, hindi rin kaagad umamin si Kera na binasid niya sa LA. Nang tanungin kung posibleng maging sila, sagot ni Kira, ang hirap po kasing magsalita ng tapos nowadays. Life is filled with so many mysteries and surprises, so mahirap po talagang magsalita ng tapos. Si LA ay napakabait niya, ang pugi niya rin. Tingnan niyo naman, let's just see where life take us. Pero sa ngayon, kami ni LA were so happy as friends. Nagtanong pa si Kira sa press kung buto ba ang mga ito kay LA para sa kanya. Pero pagkatapos ng media call, na-corner sila ng entertainment press at muling inusisa ang kanilang ugnayan. Dito na nga napaamin sina LA at Kira na magkaibigan lang talaga sila. Bakit nagpa-survey pa si Kira kung buto ang press kay LA? Imi-imi lang, baka gusto nyo lang, diretsahan ng sagot ni Kira. Tinanong din si LA na noong huling press con ay nagsabi pa siyang, crush pa rin niya si Kira. Yes, alam naman din po ni Kira yun, sabi ni LA. Nagdag pa ng binata, matagal na nangyari ang pambabasid sa kanya ni Kira. Hindi raw niya pinersonal ito, paliwanag pa ni LA. Pariho naman kaming aware na hindi naman talaga pwede pa muna. Tsaka pariho naman kaming may hinahabol na pangarap. Kaya ako personally, ginawa ko na lang yung part ko na syempre. May mga bagay na ganun na hindi pwede talaga. May mga bagay na mahirap mangyari. Pero at the same time, malaking bagay yung nandyan ka pa rin para sa isang tao na talagang nakikita mong isang tunay na kaibigan para sa'yo.